kamatay ko. Aksidente lang nang matukbasan ng singer na si Mystica na may kapangyarihan pala siyang magpagaling ng mga taong may sakit. Nagkataong hiningan siya ng tulong ng ama ng kanyang anak na positibong mayroong colon cancer. Ang ama ng anak ko, na which I've never seen for a long time, eh nakita po niya na meron po ako Mystica Charity Foundation. So, akala niya makakatulong ako financially. Nag-pray ako ng talagang serious na prayers kay Lord. Sabi ko, kahit ako na po ang mag-suffer, sabi ko, basta ibigay lang po yung healing power sa akin. Hindi ko pa asawa siya. Nagkataon po kasi siya na siya naging ama ng anak ko eh. Pero I left him when I was 4 months pregnant. So, after that, dinala ko po talaga sa doctor din kasi yung dalawang doctors daw na nag-check sa kanya, talagang positive colon cancer. Pero hindi pa ako kampante, nanahil ko nga. So, dinala ko siya sa doctor ulit. So, sabi naman ko, wala na daw, nawala po yung cancer. Magaling na po siya ngayon. At that time na talagang lumuhod po talaga ako. Kaya parang willing na ako i-give up yung sarili ko para lang mabuhay yung ama ng anak ko eh. Kasi parang I owed him that, especially matagal ko na siyang iniwan. Doon na napagtanto ni Mystica na taglay niyang gift of healing. Bali, yung pangalawa ko, si Kuya, deny blood mismo. Doon mismo sa lung center kung kailan namin pinapagamot doon yung ama ng anak ko. And then, may tuberculosis. Yun yung pangatlo. And then, pang-apat, yung yaya ko, yun naman, may anemia siya. And then, yung pamangkin ko, biglang nagkaroon siya ng fever. And then, pagkatapos ko, hindi na po ulit itong kamay ko. And then, wala ulit. And then, mismong nagkaroon ng kidney failure. Pinatanggal nila yung kidney niya. And then after that, hindi na po siya nagising. So pinuntahan ko po siya nung inilipat siya sa ibang hospital. Pinuntahan ko para magising. Pagdating ko po, ako mismo ang gumising sa kanya. Ngunit kinailangan daw ni Mystica na itigil na ang panggagamot. Siya na rin kasi mismo ang nakakaranas ng mga karamdaman ng mga taong kanyang pinagagaling. Ini-stop ko kasi ako yung nagsasuffer eh. Ako yung nagkakasakit. Parang bigla na ako dinudugo. Tapos mamaya namimilipit na ako. Mamaya po yan, sumusuka na ako. So parang napupunta sa akin yung nanghihina ako after that. O baka mamaya yung buling kakamatay ko. Tumigil man sa panggagamot, Mystica is back in harness. Bukod sa kanyang indie film na Potpot, she now manages a talent agency. Isa nga sa kanyang mga alaga ay nobyo niya. Nandito po siya. Nandito po. 22 years old. Kalahati ng edad ko. Well, kailangan natin maging mga pelikula minsan, di ba? Pag nagtarapatan ko naman yung diba, tatang wala naman ako asawa. One week pa lang. Sorry. Oh boy, hindi na siya umuwi. Oh, sabi ko naman sa kanya, baka meron kang nag-aantay doon, girlfriend, anak, or whatever, hindi natin alam eh. Pero, wala. Ayaw niya umuwi. I'm sure naman he knows what he's doing right now. Pero sana po, hindi maudlog.